mga katropa. Ayan mga katropa, nag-automatic na rin siya na bumalik po yung kanyang ilaw mga katropa. So, itong charcoal na to mga katropa ay kailangan po natin itong gagamitin at kunting tubig na ating ilalagay dyan. Hello mga katropa, aking mga solid viewers dyan, aking mga solid subscriber, aking mga silent viewers. Good evening po sa ating lahat. Ayan, welcome na naman dito po sa aking YouTube channel na si BNB View Farm. So, ngayong gabi na to mga katropa, kaya gabi po tayo nag-vlog, gumawa po ng video content para po tahimik mga katropa. Ayan, so ngayon mga katropa ay ipakita ko po sa inyo ito pong ating styrofoam DIY incubator mga katropa. Ito po yung ating topic ngayong gabi dito. So, itong ating incubator na styrofoam mga katropa ay in-update ko kayo para lang sa ganon ay napagdating po ng breeding season natin ay nandito na po ito at alam nyo po na ito po ang ating gagamitin. So, mga katropa, tulad na lang ng aking kaibigan na nagsabi po siya sa akin, nagtawag po siya sa akin na magpa-incubate siya. So, maybe tomorrow or another day, mga katropa, ay andito na po siya. So, ngayon, at shoutout na rin sa aking kaibigan na si Jim Tan. Ayan, nasa Manila siya ngayon, mga katropa, from Cavite. Ayan, at sa totoo lang mga katropa, kung ating bibilin itong incubator na to ay kailangan pa talaga natin ng kunting halaga dahil gusto nating magtipid. Ayan, at akin pong ginamit mo na itong kanyang incubator mga katropa dahil wala po siya dito po sa amin. So, nandito siya sa Manila at iniwan po niya sa akin ito. Kaya maraming salamat sa iyo kaibigan na pinagkatiwala mo sa akin ang iyong incubator na ito ngayon ay malaking tulong at pakinabang po sa aking pag-breed ng mga manok sa kanilang mga itlog sa pagpapisa dito sa ating gagamiting incubator. Ayan mga katropa. Pinakita ko po sa inyo ito at ito mga katropa atin pong isasaksak ang kanyang saksakan para po malaman nyo. Ayan. Ayan mga katropa, umandar po siya. So ngayon, ang thermostat dito mga katropa, kung makikita natin mga katropa is 29 po ito pong red. Ayan. And then ang kanyang degree Celsius mga katropa is 38. Ngayon mga katropa, itong pula sa hindi pa po nakakaalam dyan ay pagdating po ng 38 din itong pula mag ta-time out po yan mga katropa. Namamatay po itong ating ilaw dito sa loob na incubator. So, yun siya mga katropa. Ayan, kung makikita natin ating pong buksan, karili na po siya at na bacterial flushing ko na din to mga katropa ng Sunrox. Ayan, atin na pong binabacterial flushing. Kailangan mga katropa ay ready po tayo sa ating mga gagamitin para po nang sa ganun ay magiging healthy po yung ating sisew sa pag silang nila mga katropa. So, mga katropa, itong ating thermostat, ayan, umandar po siya. Mamaya, pag dumating po yan ng 38 itong red, ipakita ko po sa inyo kung saan po yung nag-stop mga katropa. So, dito mga katropa, i-explain ko po sa inyo itong ating styrofoam DIY na incubator ay maliit lang sa ating nan mga katropa. Pero ang ating capacity na pwede pong ilagay dito na itlog ay 128 pieces mga katropa. Dahil sa isa pong lagayan dito
Ayan, yung makikita natin is 16 pieces po ang pwedeng ilagay dito. So, 16, total of 32 pieces. Ang galing mo talaga, bright ka! Yun mga katrupa. At apat po sila, kaya po magiging 128 po ang laman mga katrupa. Pero kung tingnan natin ay napaka simple lang mga katrupa ng ating incubator na styrofoam. So yun, at dito po sa baba makikita natin ito po yun ang kanyang fan sa loob, ayan, lumandar. At ito ang kanyang valve, na ang ating valve mga katrupa na ginagamit o ginagamit ko ay 50 watts, ayan. At ito po, kung magtataka kayo mga katrupa, mayroon po tayong maliit dito na takalan. Dito po nilalagay ang tubig. So, tubig po dito mga katrupa, kahit kunti lang, dahil napaka-importante nito mga katrupa na may tubig po ang ating incubator. Pero mayroon din pong iba na yung mga original or yung mga branded na incubator ay hindi na po nila kailangan ng ganito. So, mayroon din po tayong uling, ayan, charcoal kung tatawagin natin. Itong charcoal na to mga katrupa ay kailangan po natin itong gagamitin at kunting tubig na ating ilalagay dyan. Dahil napaka-importante po to, dahil alam naman po natin na improvised lang po o DIY styrofoam incubator lang po ang ating ginagamit mga katrupa. Kaya po po nilagyan po to ng uling dahil advisable naman po talaga sa ating lokasyon o dito sa ating incubator. Dahil ang ating incubator is isa lang po ang kanyang butas mga katrupa. Kaya kailangan natin siya ng tubig. Ayan mga katrupa, kumulog na umulan. Oh no! Ulan. Kaya ito, tapusin natin itong ating video content mga katrupa. Ayan, balik po tayo dito sa may butas. Ito, may butas po dito, isa. At may butas po dito sa tagiliran, isa. At may butas po dito sa tagiliran mga katrupa ay isa din. So, sa mga katuwid, bawat portion po o bawat po kanto, bawat po eskina ng ating styrofoam ay mayroon po siyang tanging isang butas. Kaya po tayo maglagay ng kunting tubig. Kung ang ating styrofoam mga katrupa, kung dalawa po ang butas nito, ito po ang butas dito sa tagiliran o anim po ang butas dito sa tagiliran at ganun din dito sa kabila is pwede na tayo mga katrupa na hindi po gagamit ng tubig. Ayan, mayroon po mga incubator na ganun mga katrupa. Kaya ako gumamit ng konti ng tubig para po sa ating humidity dito sa ating incubator dito po sa loob. Ayan, dalawa po siya at saka uling. So, yun mga katrupa, ang uling na ating nilalagay at tubig. So, ayan. And then, dito sa taas mga katrupa, ipakita ko po sa inyo, dito po nakalagay ang ating sensor. Ayan. May dalawa pong maliliit po dito sa taas. Kung makikita natin yung silver na yan, yan po yung ating sensor. So, ang wirings niya mga katrupa, bawat gilid, tagiliran nyo may butas, kung makikita nyo, rekta po yun dito sa may ating thermostat. Ayan, sa taas. And then, dito po sa baba sa ating exhaust fan o sa ating fan. So yun mga katrupa, ang ating improvised na DIY styrofoam incubator mga katrupa. Ayan, napakasimple lang mga katrupa. At kaya ko to ginawa ng video content dahil sa mga darating na magpa-incubate sa akin ay ma-upload ko at ma-update kayo dito po sa aking paggawa o pag-upload sa mga itlog na ating ipa-incubate mga katrupa. So mga katrupa, ayan, antayin lang natin mga katrupa, naaabot po siya ng 38 ang ating thermostat. Ayan, pusa po siyang
mag-u-up ngayon. 32 pa lang siya mga katropa, kanina is 29. Ayan, ngayon 32 siya. 38 ang kanyang maximum na ano na degree Celsius mga katropa. So yun mga katropa. Atin mo nang takpan para po nang sa ganun mabilis po yung init. Ayan mga katropa. Balik natin ito para nang sa ganun ay yun. Takpan muna natin mga katropa. A few moments later. So, yun mga katropa, nakikita natin na kusa pong nag-uop po yung ating ilaw. Ayan, sa baba po, kung makikita natin, wala na po siyang ilaw. At dito po sa taas, ay parehas nilang dalawa na 38 mga katropa. Ganun po kagaling ang ating incubator na kahit ginawa lang po natin, kahit ganito lang po siya na styrofoam, ay mapapakinabangan talaga natin mga katropa. Alam niyo naman mga katropa na ang mga Pinoy ay mga talintong mga katropa. Mga katropa kaya mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating YouTube channel. At naandyan kayo palagi na hindi nagsawang nag-like, share, subscribe sa hindi pa po dyan nakapag-subscribe. Ayan, kung kayo po'y nanonood dito po sa aking mga video content, paki-subscribe naman mga katropa at i-hit na ang bell icon yung mayroong kampana mga katropa para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload dito po sa aking YouTube channel. So mga katropa, shoutout na rin sa lahat sa aking mga solid viewers. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ayan. At lalong-lalo na sa aking kagising na si Alvin Hilar. Ayan ang aming admin. At si Mel Piburga. Ayan, from Subigao City. At sa aking mga kasamang mga member sa GC Katuka. Maraming salamat po sa inyong walang-sawang pag-support dito po sa aking mga video. At mga katropa, hindi na po natin patagalin ang ating video content ngayong gabi ito. Mga katropa, ayan mga katropa, automatic na rin siya na bumalik po yung kanyang ilaw mga katropa. Kaya siya mabilis po mga katropa bumalik ang kanyang ilaw. Ayan, continue natin salit mga katropa dahil inopen po natin, hindi po siya naka-close. Ayan, naka-open siya. Mabilis na po yung lamig niya kaya nag-automatic siya bumalik agad. So yun, kung nakasarado to mga katropa, medyo bababa po talaga pa ang kanyang temperature sa init, lalamig pa sa konti bago siya nagana na naman. So yun mga katropa, maraming salamat. God bless us all sa ating lahat. Bye bye. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.